Maraming salamat dahil kayo po ay nandirito at alam ko naman kung ano ang kadahilanan diyan dahil mahal niyo po si Pangulong Bongbong Marcos at sinusuportahan niyo po ang kasalukuyang gobyerno ngayon na ngayon ay inaatake ng kampo nitong si Arnulfo Teves. Direkta nanggagaling sa bibig ni Arnulfo Teves na sinasabi niya na panggigipit ito ng kasalukuyang gobyerno. Kaya naman ang kanyang mga vloggers, yung mga sumusuportang vloggers sa kanya, nagkakaisa sila ngayon para siraan ang kasalukuyang gobyerno. Kaya naman dapat tayo bilang nagmamahal at sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, magkaisa din po tayo na ipagtanggol ang kasalukuyang gobyerno at iladlad sa publiko ang mga hindi tamang mga sinasabi, partikular ng mga vlogger na ito patungkol po sa ating mahal na Pangulo at kasalukuyang gobyerno. Tayo po, lahat ng sinasabi po natin dito, meron po tayong pinaghuhugutan na katotohanan sapagkat hindi po yan mga imbento. Nire-reaksyonan po natin ang mga sinasabi nitong si Arnulfo Teves at the same time, ipinahayag po natin at ipinapakalat sa harapan ng publiko kung ano po yung mga aksyon na ginagawa po ng ating kasalukuyang gobyerno tungkol po dyan sa naging problema sa Negros Oriental. The latest actions by the government, of course, is the designation of Congressman Arnie Teves as terrorist individual to include his brother na si Pride Henry Teves at 11 katao pa. Sila po ay mga itinuturing na terorista na sa kasalukuyan as pronounced by the resolution ng Anti-Terrorism Council. Ang epekto po niyan ay ang pagkaka-frozen ng kanilang mga assets. At dahil po diyan, mukhang sumama na talaga ang loob po nitong si Arnulfo Teves, kaya damay-damay na. Sabi niya nga nung nakaraan, meron daw pong pagkakautang itong si Albie Benitez, ang kasalukuyang mayor po ng Bacolod City at dating 3rd District Congressman diyan po sa Negros Occidental. Ito pong si Mayor Albie Benitez, ito po ay kanyang kasosyo sa negosyo. At sinasabi ngayon itong si Arnulfo Teves na dapat daw pong magbayad sa kanya itong si Mayor Benitez at hindi ko alam kung ano ang pinaghuhugutan talaga, kung pagkakautang lamang ba o dahil po itong si Albie Benitez ay kilala din po nating sumusuporta sa ating Marcos administrations. Panoorin po natin o pakinggan po ninyo ano po ang vlog dito nitong si Macmac Pablo o mas kilala dito sa Facebook bilang Team Kuling. Tol Macmac, pakikialaman kong muli ang iyong vlog, ano? Kasi tinatamad akong panoorin yung 2 oras na press conference nitong si Arnulfo Teves. Kaya maraming salamat sa iyo at nandito ka kasama namin na nagtatanggol sa kasalukuyang gobyerno at humihingi ng ustisya para po sa pagkakapatay kay Governor Ruel De Gamo noong March 4, 2023 at ng iba pang katao. Pakinggan po natin si Tol Macmac Pablo, mga tol, ano? Ito po, hindi ko po kasi sa inyo ma-share sa screen kaya habang pinapakinggan po natin, panoorin nyo na lamang at hawak ko. Jerry Barsatan, maraming salamat diyan po sa super chat mo at sa lahat po ng mga manonood po natin. Maraming salamat. Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog. I hope nadidinig nyo po ng maayos ang boses ni Macmac Pablo. No? Napaka-importante nitong vlog na ito para yan po maintindihan ng ating mga kababayan kung bakit itong si suspendidong kongresista na tinawag na terorista ng ABC Lilinawin lang natin ang bahagya, ano? Tama naman yung sinasabi dito ni Tol Macmac Pablo, pero para point of clarification, ika nga parang nasa Kongreso at Senado tayo, no? Para sa mas malinaw na impormasyon, sa kasalukuyan tapos na po ang suspension nito pong si Arnulfo Teves. Yan po ay ayon kay Congressman Raul Angelo Bulungan, I do not know, di ko matandaan yung kanyang apelyido, ng Committee on Ethics and Privileges. Nagtapos po ang 2nd suspension, 2 buwan po iyan, nitong si Arnulfo Teves noong July 31, 2023. Kaya basically from August 1 up to this date,
eh siya po ay aktibong kongresista. Pero katulad po ng sinabi ko, maaari po siyang ma-place as absent congressman. Tol DJ Byron, Music and Topic TV, salamat sa super chat. Tuloy po natin ang pakikinig dito po kay Makmak Pablo. Arnolfo Tevez. Team ko lang yan, mga tola. Team ko lang. Ang kanyang dating kaibigan, ha? Baka hindi na sila magka-friendship. Ha? Dating kaibigan, dating kaalyado, kasama sa negosyo. Oh. Sabi nga ni Arnie Tevez. Yun pala ang relasyon ng dalawa, no? Magkaibigan, magkasosyo sa negosyo. Sabagay, sabi ni Arnolfo Tevez na mapapakinggan po natin mamaya dito sa vlog nitong si Tim Kuling o Makmak Pablo sa YouTube channel, ay boss niyang itinuring itong si Arnie Tevez at itong si Albi Benitez. Pero parang masama ang loob ngayon itong si Arnolfo Tevez kasi nakautang di umano sa kanya itong si Arnie, si Albi Benitez last December. At kailangan yata ng pera ngayon ni Arnolfo Tevez. Kaya sinisingil po siya nito ngayon, mga tol. Tuloy po natin, mga tol, ha? Tevez ay may utang sa kanya. Ayan. So, kung bakit kinakalaban ni Arnie Tevez itong si Mayor ng Bacolod City. Oh, medyo i-pass-forward na natin. Pero syempre, I'll be back. Kung kayo po ay naisuportahan si Tim Kuling, paki-follow nyo din po siya sa mga update hinggil po dito kay Arnolfo Tevez. O, para sa paglilinaw, kasi baka sabihin ninyo, eh, kalaban natin sa politika yan, hindi po natin susuportahan. Pass is pass, let bygones and be bygone, ika nga. Eh, ito pong si Makmak Pablo, inuulit ko, kumpare ko po ito. Magkaiba po kami ng paniniwalang politika, si Isko Moreno kasi ang sinuportahan niya, pero sinasabi naman ng dating mayor na si Isko Moreno na tanggapin ang pagkatalo at suportahan ng kasalukuyang gobyerno. Kaya salamat kay Makmak Pablo sapagkat hindi niya tinitira sa ngayon ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos, siya ay kakampi natin na nagtatanggol sa kasalukuyang gobyerno laban sa mga mapaninira na pananalita na mga vloggers na kumakampi dito kay Arnolfo Tevez. Medyo i-pass forward natin ang bahagya, no? Pero wag niyo pong kalilimutang i-like at i-share din ang video na yan kung panonoorin nyo nitong si Tim Kuling. Balikan po natin, ha? Bibihan. Medyo mahirap talaga dito sa Facebook. Dali mga tol. Yan. Share mo na. I-follow mo na ako. At mag-react ka na rin dyan. At mag-comment ka na rin dyan. Tuloy na natin yan. At ano ang iyong opinion sa aking vlog na ito. So, panoorin po ninyo. Oh, ito, pakinggan na po. Alam mo, kung paano kita sinilbihan. Alam mo, kung paano ko binuwis yung buhay ko para sa'yo. Ako pa nag-bodyguard sa'yo sa Marawi. Naririnig nyo naman kung ano po yung mga parang panunumbat na pananalita ngayon nitong si Arnolfo Tevez. Alam mo, boss, kung paano kita pinagsilbihan, kung paano kita binadigardan, at kung ano pang mga pananalita na mistulang humuhugot itong si Arnolfo Tevez dito po kay Mayor Albi Benitez. Tuloy po natin, mga tol. Very interesting po itong mga informations na sinasabi ngayon dito nitong si Arnolfo Tevez. Pero hindi naman porket interesting is makatotohanan na. Sana madinig din natin ang panig dito, syempre, nito pong si Arnolfo, itong si Albi Benitez. Bodyguard. Ako pa nang hiram ng helicopter para may sakyan tayo. Dahil sabi mo, mag-coach lang tayo. But I was conscious about our safety. Kaya minarapat ko na makahanap ng mahirap na helicopter doon pasakyan natin ang pumunta tayo sa Marawi. Hmm. Sabay ngayon, iiwanan mo ako sa ere. Iiwanan sa ere. Humuhugot. Mayor Albi Benitez, iniiwan niyo po ba sa ere itong si Arnolfo Tevez? Siyempre, kung ano lang yung tama, Mayor, at dapat doon po kayo. Kung may pagkakautang kayo kay Arnolfo Tevez, kung totoo po yan, eh, magbabayad talaga kayo. Kaso lang ang problema ngayon, mga tol, designated as terrorist itong si Arnolfo Tevez. At alam nyo ba ang implikasyon nun?
sa kanya at sa mga tao na maaaring lumapit sa kanya. Kapag ka ikaw kasi nakikipagtulungan, assuming na magbayad itong si Albi Benitez kung may pagkakautang ito, o kaya naman tulungan niya si Ernulfo Tevez sa pinansyal na pangangailangan nito sa kasalukuyan dahil sila ay magkaibigan, mahirap po iyon sa parte ni Mayor Albi Benitez. Dahil ang magiging sapantaha kaagad sa iyo ng publiko at even ng ating gobyerno, ikaw ay tumutulong sa isang terorista. O kaya sa iyo, Congressman Ernulfo Tevez, masama ang loob mo, definitely. Pero ang interest kasi ng bayan ang mas mahalaga dito, lalong-lalo na para kay Mayor Albi Benitez. Meron siyang mga constituents na umaasa sa kanya diyan sa Bacolod City. At mahirap naman na dahil lamang sa inyong pagiging magkaibigan, eh kakalimutan niya ang kanyang tungkulin bilang mayor, higit sa lahat, yung kanyang pagkatao bilang Albi Benitez. Eh kapag ka ikaw naakusahan din ng isang kumakanlong sumusuporta sa terorism o sa isang terorista, eh matutulad sa iyo itong si Albi Benitez. Pero tingin ko hindi lang naman 'yon ang punto dito, mga tol. Kasi sa nakikita po natin dito at sinasabi ng ilan po nating mga manonood, maybe sasabihin din dito ni Makmak Pablo mamaya, eh malapit na kaibigan ng pamilya Marcos and even ng congressman na si Sandro Marcos itong si Mayor Albi Benitez. But anyway, tuloy po natin ang mga sinasabi dito nitong si Ernulfo Tevez. Sira mo sa akin noong December pa, sabi mo babayaran mo na isang December pa. Ngayon, hindi mo ako binabayaran, hindi mo man lang ako tinext, hindi mo man lang ako kinumusta kung kumusta na ako. Hindi mo man lang kinamusta daw, Mayor Benitez. Eh, sa panahon ngayon, mga tol, talagang iiwas na. Kahit ikaw, kaibigan ka ni Ernulfo Tevez, mag-iiwas-iwas ka ngayon dito. Kasi ano ang sabi ng ating gobyerno? Ang sino mang makikipag-ugnayan, tutulog sa isang terorista, ay ituturing din ng gobyernong kalaban ng Estado. Ibig sabihin, maaari ka ding masampahan ng kaso. At hindi yun na naisin nitong si Mayor Albi Benitez. Ano? Alam mo, boss, nakakaiyak dahil tinuring kitang boss. Tinuring kitang kaibigan. Pero binali, wala ako. Parang pinili. Ayoko sana pag... Tinuring kitang kaibigan. Tinuring kitang boss. Pero binaliwala mo ako. Parang nanonood tayo ng pelikula ngayon, ano? Kaya, mixed emotion ito eh, mga tol, para kay Ernulfo Tevez eh. Kasi, sa totoo lang, lagi siyang nagbibiro sa harapan ng camera. Pero deep inside, tingin ko, magulo na ang isip nitong si Ernulfo Tevez. Dito rin sa video na ito, sa press conference na ito, kasama niya rito ang mga social media influencers na sumusuporta sa kanya sa mainstream media. Sinambit niya, nasasapi na lang siya. Pabiro niyang sinabi yon sa New People's Army. Kasi naman, ang New People's Army daw ay hindi itinuturing na terorista. Eh kaya doon na lang daw siya sasapi. At parang nananawagan pa ng rebellion sa kasalukuyang gobyerno. Pero lilinawin lang natin, mga tol. As early as 2017, no other than the former President Rodrigo Roa Duterte designated the New People's Army as terrorist organization. Prior pa yan dito sa enactment ng Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. The operational law during that time is Human Security Act or yung Republic Act 9732. Na sa panahon noon, nung i-designate nga as terrorist organization itong CPP-NPA, nag-effect
as terrorist na sila sa harapan po ng ating gobyerno. At hindi lamang ang ating gobyerno. Ito pong CPP-NPA ay dinesignate din as terrorist ng Estados Unidos, ng Australia at ng iba pang mga bansa. Kaya ang standing ngayon ng CPP-NPA, hindi po rebelding grupo. Sila po ay terorista. Pero, siyempre, ang kamay po ng ating gobyerno, lalong-lalo na sa mga miyembro ng CPP-NPA na nakikipaglaban sa pamamagitan ng armadong pakikibaka, ay ine-extend pa rin ng gobyerno ang kamay nito para pasukuin sila, magbalik loob sa gobyerno at magbagong buhay at tutulungan sila ng ating gobyerno. Ngayon, kung gagamitin mo, Congressman Arnulfo Teves, ang CPP-NPA for your personal interest o pabiro, hindi tama yan. Ano? Magkaiba ang sistema ng grupo mo ayon sa ATC, terrorist group, Teves terrorist group. Magkaiba kaysa sa CPP-NPA. Maraming mga karahasan na ginawa ang Communist Party of the Philippines New People's Army. Thousands of lives ang mga nawala na. Billions of properties ang halaga ng mga nasira. At iba pang mga karahasan na hindi talaga natin mabibilang. Yet, alam naman natin na ang ipinaglalaban ng mga ito ay yung kanilang paniniwalang komunismo. Sa Teves Terrorist Group, kayo na ang humusga kung ano ang ipinaglalaban nitong grupo ni Arnulfo Teves. O, tuloy natin ang sinasabi po dito nitong si Arnulfo Teves. Kinto dahil masisira yung negosyo mo. Mga netizens, taong bayan, kahit mga bashers ko, timbangin nyo lang gusto itong sinasabi nitong Arnie. Tanong ko, hindi ba dapat isama si Alvy Benitez kung totoo man na terrorist group ako at magkaalyado kami? Yan, damay-damay na. Nagtatanong siya sa taong bayan, hindi ba dapat isama na itong si Alvy Benitez, ang mayor ng Bacolod City, bilang terorista kung totoo man na sila ay magkasama, magkasosyo? O, tingnan pa natin ha, bago tayo mag-react pa dyan, kung ano ang sasabihin pa dito nitong si Teves. Kung hindi nyo isama, tanggalin nyo na rin ako. Tanggalin nyo na yung mga pangalan namin sa terorista. Salita si Atty. Topacio. Hindi, Topacio. Yon ang katwiran nitong si Arnulfo Teves. Kung hindi nyo isasama si Benitez, tanggalin nyo siya bilang terorista. Oh no, ganito po kasi yon. Ang determinations po na ginawa ng Anti-Terrorism Council ay nakabase po sa probable cause. Ibig sabihin, sapat na paniniwala o basihan para ang isang tao ma-designate as terrorist individual. At sapat lamang na basihan ang ba ang kailangan? Hindi. Ang pagdetermina ng sapat na basihan ay dapat kaakibat nito ang mga ebidensya. At ayon sa ating Anti-Terrorism Council, diniklara nila bilang terorista itong si Arnulfo Teves at 12 iba pa based on, I quote, compelling evidence and factual incidents. Yun po ang sinabi ng Anti-Terrorism Council. Ano ba yung mga compelling evidence na yan? At saka factual incidents. The most na maaaring sabihin natin sa harapan ng publiko, kasi marami yan eh, pero ang pinakamalala, yung nangyari noong March 4, 2023, kung saan in broad daylight at around 9 in the morning, a group of armed individual lumusob, nagpanggap muna, nag-portray ng mga sundalo, pumasok sa compound ng Degamo family, diyan sa may Pamplona municipality, at
Sa isang iglap, walang habas na namaril sa mga tao na nasa loob, including Governor Ruel Degamo. At yon ay nag-create ng malawakang takot sa mga mamamayan ng Negros Oriental. At alam naman natin, mga tol, na ang esensya kung bakit merong act of terrorism ay ang takot na madadala po nito sa sambayan ng Pilipino, particular dyan po sa mga mamamayan ng Negros Oriental. Sinasabi, hindi ako abogado, pero hindi naman kinakailangan maging abogado tayo para malawan o maunawaan po natin ang batas. Sa Republic Act 11749 or the Anti-Terrorism Act of 2020, Section 25, di ko lang maipakita sa inyo kasi nasa cellphone po tayo ngayon, kaya aasa muna ako sa aking memory, pasensya na kayo. Pero makailang beses ko na po itong ipinakita sa inyo. Inuulit ko, hindi po ako abogado. Sa Section 25 ng nabanggit na batas, nakalagay po doon, the Anti-Terrorism Council may designate an individual, group of persons, or organization as terrorist based on determination of probable cause after those individual, group, or association have committed or attempted or attempt to commit or committing those acts enumerated on Section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 of Act or yung Anti-Terrorism Act. Sa madaling salita, kapag ka ikaw ay nakagawa o nagtangkang gumawa ng mga binanggit na sections na yan, like pagpatay, karahasan, at iba pa, at ito ay nagdulot ng malawakang takot sa harapan po ng publiko, lalong-lalo na sa mga mamamayan nito, pwede kang ma-designate as terrorist. At ganon yung nangyari dito kay Arnulfo Teves. Si Mayor Benitez ba ginawa iyon? Hindi. Hindi ginawa yon ni Mayor Benitez. Kaya bakit niya sasabihin ngayon? At iko-compare ang kanyang sarili, Damir Pak, na magkasosyo sila sa negosyo, na kapag ka hindi nyo dinesignate as terrorist, itong si Benitez, etanggalin nyo na rin ako bilang terorista. Mali po iyon. O, tuloy natin kung ano yung sinasabi po dito ni Topacio. Ay hindi, si Attorney Ferdinand Topacio. About that, yung anong negosyo, bright lights, pergong, dapat daw i-freeze din ng AMLA. Parang ewan ko kung sumasakay na lamang ito si Attorney Topacio sa kanyang boss. Pero alam na alam ni Attorney Ferdinand Topacio kung ano ang proseso. Ganito po yan. Ang pag-freeze ng assets ng isang individual ay hindi po basta-basta ginagawa. Kasi meron po tayong karapatan eh. Di ba? Ang sinasabi po ng ating basic rights under the Constitution sa Bill of Rights, no person shall be deprived of life, liberty, or property. Mag-focus tayo doon sa property. No property shall be deprived without due process of law. Hindi pa pwedeng alisin sa iyo kasi the moment na i-freeze ang assets mo, that is deprivations of your right to that property. At hindi pa pwedeng gawin yon ng gobyerno o ng sino man without affording the due process doon sa tao. In-afford ang due process dito kay Congressman Arnulfo Teves. Makailang bisis silang pinapasagot. At ang ginawa ng ATC, nakabase sa determinations of probable cause. Kaya kung sakaling na-frozen ang kanyang, kung na-frozen man ang kanyang mga assets, base po iyon sa due process. Ngayon, ikukumpara niya kay Mayor Benitez. Dapat daw ma-frozen din ang assets ni Mayor Benitez. Mali po yun. Kasi unang-una, hindi po gumawa ng mga paglabag. Ito pong si Mayor Benitez, katulad po ng ibinibintang sa kanya ng kasalukuyang
gobyerno. Tandaan po natin na ibinibintang pa lamang po iyan. Ha? Inaakusahan pa lamang si Arnul Putebes ng kasalukuyang gobyerno based on compelling evidence and factual incidents. Para na rin sa paglilinaw, hindi pa po wanted sa batas itong si Arnul Putebes. Siya po ay kasalukuyang malaya pa sapagkat wala pa po siyang kinakaharap na kaso sa ating hukuman. Pero, sabi nga, ang pagde-designate bilang terorista ayon sa ating Anti-Terrorism Council, taliwas sa paniniwala ng kampo nitong si Arnul Putebes, may come before or after filing of case against such individual. Yon ang sinasabi ng ating Anti-Terrorism Council. Pwede kang ma-designate as terorista kahit wala ka pang kaso sa hukuman. Pero ang paniniwala ng kampo nitong si Arnul Putebes, dapat may kaso muna bago ma-designate ka as terorista. Kung yon ang kanilang claim, gamitin nila sa kanilang legal na remedyo para bawiin ang gobyerno ang pag-designate kay Arnul Putebes bilang terorista. O, ituloy po natin ha. Sinasabi po dito nitong si Arnul Putebes. Isa lang yun, pero ang dami namin pinagsamahan. Ayoko lang banggitin dito yung ano talaga. Pero sa totoo lang, pakicheck nyo na rin yung ano, yung isang napakalaking dito na negosyo ngayon na namamayan pa. Simula lang po yung gobyernong ito. Yan, no? Nag-aakusa siya, di ba? Napakalaking pasugalan, bingo yata yung binanggit niya, na namamayagpag, sinisisi niya na naman ang kasalukuyang gobyerno. Simula daw nang naupo ang gobyerno ito. Talaga lang? Talaga lang ha? Tuloy natin. Is it really 100 per, I mean, is it really a majority Filipino? Ang alam ko kasi, pag-aari na ng taga-ibang bansa yan eh. Pero even without the pictures, kung seryoso yung gobyerno ito sa paghahabol ng hindi tama, pakicheck nyo nga yung bingo na yan. Sige. Ikukonsider yan ng gobyerno kung talagang meron kang pinagbabasihan dyan. Pero, babalik tayo sa sinasabi mo. Kung talagang porsigido ang gobyernong ito sa pagpapatupad ng tama, dapat gawin ito. At ganun nga yung ginagawa ngayon, Congressman Arnul Putebes. Sa napakatagal na panahon na namayagpag po kayo dyan sa Negros Oriental, you are untouchables. Ano? Parang noli me tangere, touch me not. Ano? Kapag ka sinaling mo sila, mapapahama ka. Pero, iba na ang situations ngayon eh. It takes a Marcos administration para yung mga problema dyan sa Negros Oriental maisaayos. Hindi yan nagawa sa mga nakalipas na panahon. Kaya siguro marahil ang sama-sama po ng loob ninyo. Dahil sa panahon lamang ng Marcos, nalantad kung anuman ang mga nangyayari dyan sa Negros Oriental. Pero kasalanan nyo yan eh. Kasalanan nyo. Kasalanan ng mga tao na ayon sa NBI, inutusan ninyo. Kung hindi nyo pinatay, ayon sa NBI, itong sinasabi ko, hindi po ayon sa akin. Ayon sa NBI, pinaslang ng mga tao na yon na inutusan ninyo si Governor Ruel Degamo. Kung walang ganung pangyayari, hindi naman kayo magkakaroon ng problema. Ano? Nagkahalungkatan dahil nga sa ganoong problema. Ano ba ang naging kwento dito? Kwentuhan, ikwento ko muna sa inyo muna, mga tol. Tumakbo sa pagka-gobernador ang kapatid nitong si Arnul Putebes noong May 9, 2022. Kalaban niya po dyan si Governor Ruel Degamo at iba pang mga nuisance candidate na idineklara kinalaunan, partikular yung Ruel Degamo as nuisance candidate. Pero sa mga unang pagkakataon, idineklara, pinaroklama ng COMELEC na itong si Pride Henry Tebes ang nanalo bilang gobernador dyan po sa Negros Oriental. Siyempre, aggrieved, masakit sa kalooban ni Governor Degamo na matatalo siya dahil siya ay dinaya, nag-file po siya ng protesta. Ano? Not protesta. Nag-file po siya ng
declarations of nagfile po siya to declare that this Ruel de Gamo is a nuisance candidate. Prior pa yon doon sa pagkakapanalo nitong si Henry Tebes. After months of hearing, lumabas ang desisyon ngayon ng COMELEC and Bank and ng COMELEC Division. Sinasabi na deklarado as nuisance candidate itong si Ruel de Gamo, R-U-E-L. Kaya ang epekto noon, yung mga botong nakuha ng Ruel de Gamo, mapupunta ngayon kay Governor Ruel de Gamo. At dahil napunta na nga kay Governor Ruel de Gamo yung boto na nakuha ng nuisance candidate, tinalo niya na ngayon sa bilang ng boto itong si Pride Henry Tebes. At sinabi ng COMELEC, ang nanalo itong si Governor Ruel de Gamo na. Nag-apila o nag-file ng motion for reconsideration itong si Pride Henry Tebes sa COMELEC and Bank. Ngunit pinagtibay ng COMELEC and Bank ang desisyon na ito declaring that the winner of that election on that election is si Governor Ruel de Gamo. Inakyat ngayon nitong si Pride Henry Tebes ang situations na yan sa Korte Suprema. At on February 14, Valentine's Day, inilabas ng Supreme Court ang desisyon nito affirming the decision of COMELEC and Bank declaring that Governor Ruel de Gamo is the true winner of the May 9, 2023 gubernatorial election diyan po sa Negros Oriental. And after lamang ng ilang linggo, from February 14, March 4, 2023, patay si Governor Ruel de Gamo. Ang sinasabi, politically motivated ang pagpatay kay Governor Ruel de Gamo. At yon yung inaakusa sa kanila ngayon. At yun din ang naging dahilan kung bakit nadeklarang terorista at with other evidence, ano, together with other evidence, itong si Congressman Arnulfo Tebes. Yun po yung kwento dyan, mga tol. At walang ganong ginawa itong si Mayor Albie Benitez. Ang punto kasi nitong si Congressman Arnulfo Tebes ngayon, idamay si Mayor Benitez. Which is, hindi pa pwede. Ang deklarasyon kasi bilang terorista dapat nakabase sa probable cause, dapat nakabase sa mga ebidensya ng mga paglabag sa mga binanggit na po natin sections kanina sa nabanggit na batas. O, tuloy po natin ito, mga tol. Kung sino talaga ang majority Filipino owner niyan? Manalawagan ako kay Sir Alting ko ng pangkor. Kung seryoso kayo sa trabaho niyo, tingnan niyo ito. Alam ko, magkaibigan kayo ni Boss Albie. Pero una pa nawagan ko sa lahat, Boss Albie, pakibayaran naman yung utang niyo sa akin. Nakakahiyaman, maningil sa social media. Pero kilala niyo na ako, totoong tao ako, Boss. Matatandaan na sa nakaraang Pesko nitong si Arnie Tebes. Ayan ha, nadinig po natin yung mga sinabi dito nitong si Arnulfo Tebes. Ngayon, tingnan naman natin, ano ba yung reaction assessment dito? Kasi nakatutok dito itong si Macmac Pablo eh. Inuulit ko ha, nakaraan ay nakaraan. Kung sumuporta man si Macmac Pablo kay Francis Leo Marcos, eventually naging Norman Mangusin, o talagang Norman Mangusin, ako noon, napahanga din ako nung sira ulo na yun eh. Ano? Akala ko dati, nalulungkot pa nga ako eh, kapag ka nakikita ko na inaapi, eh para masamang tao pala. Naging tanga ako noon. Hindi ko naman sasabihin naging tanga si Macmac Pablo. Basta ako na lang, naging tanga ako, pero nagising ako sa katotohanan na sinungaling itong si Norman Mangusin. O kaya kalimutan na po natin yon. Ang mahalaga, nandito ngayon si Macmac Pablo o Team Kuling, sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Tuloy natin ha, ano ba ang assessment niya rito? Best na sinisingil po niya itong si Mayor Albie Benitez at talagang naglabas ng sama ng loob itong si Arnulfo Tebes at nako eh halos
Sabi nga niya. Mahaba pala tong vlog ni Tol Makmak, ano? Pero itry natin i-pass forward doon sa kadahilanan, ano? Tingnan natin. Election ay kumampi itong si Albie Benitez dito kay President Bongbong Marcos. Oh. Siya ang kumbaga naging bet ng Bacolod Mayor sa 2022 election. Yun, ha? So, nagkaroon na tayo ng idea sa sinasabi ni Makmak. Sa makatwid, politika na naman ang dinadahilan nitong si Arnulfo Tebes. Na ayon sa kanya, mga tol, kaya daw ginigipit itong si Arnulfo Tebes at pinapahintulutan ng kasalukuyang gobyerno itong si Benitez, eh dahil kakampi ng kasalukuyang gobyerno si Mayor Benitez at siya kalaban. Wala pong katotohanan yun. Ano? Hindi po totoo na dahil lamang sa politika kaya po nakakasuhan o nare-reklamo itong si Arnulfo Tebes. Yun po ay napakalayong katotohanan. Ang katotohanan, huwag nating i-divert. Ang katotohanan, itong si Arnulfo Tebes nasasangkot sa pagkakapatay kay Governor Roel Degamo. Regardless kung si Mayor Benitez ba ay kumampi kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yun reason para sabihin na ikaw save ka. Hindi ka pwedeng ideklarang terorista kasi kapanalig ka ng kasalukuyang gobyerno. Ikaw, Tebes, terorista ka kasi kalaban ka sa politika. Walang ganun. Ano? Sila ang may kasalanan kung bakit nangyayari ito sa kanila. With that, mga tol, maraming salamat sa lahat po ng ating mga manonood. 1,000 plus na manonood po natin combined sa Facebook at saka sa YouTube. Thank you so much. Pero syempre, bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, eh, paki-like, share po ninyo ito pong ating video. Maraming salamat po sa inyo. Mamaya, yung mga naiinip kasi may mga shoutout ako, eh ipagpaumanhin nyo po. Pero meron akong filtered version po nito, i-re-upload ko. At sana panoorin po ninyo, wala pong shoutout yon. Dito kasi sa live stream po natin, masaya po tayo na kahit paano nakikita po natin yung ating mga manonood, nagko-komento, nakakahalubilo po natin, nakikilala natin kahit dito lamang sa social media at nababasa po ang kanilang mga komento at pangalan.